Ayan, hello guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Angel, ang inyong Superman. Sa video naman ito, isishare ko naman sa inyo is paano ba mapapahimbing ang tulog ng ating mga babies. Tayong mga mommies, kadalasan ang problema natin ay yung pagpapatulog sa ating mga baby. Kasi may mga baby na madalas na mahirap patulugin at may mga babies naman na madali lang patulugin. So guys, ang mga tips na isishare ko sa inyo is base lamang sa mga experience ko or na-experience ko kay baby Caleb. So wag na nating patagalin, isa-isahin na natin ito. Ano nga ba ang mga ito? So una, dapat komportable ang kasuotang pantulog ni baby. Dapat hindi siya mainit sa katawan. So dapat alam niyo yung komportable lang siya na relax. So yung cotton lang sana, kahit nga medyo luma, basta masarap sa katawan, okay na yun guys. Basta at least hindi siya naiinitan sa kanyang kasuotang pantulog. Pangalawa, dapat malinis at maayos ang higaan ni baby. Kasi kung marumi ang kanyang higaan at maraming kalat, hindi siya magiging komportable. Siyempre parang masisikipan siya sa kanyang higaan at parang mangangati siya kung marumi yung kanyang higaan. So dapat ang higaan ni baby bago matulog is malinis talaga at make sure natin na walang mga kalat. And then, pangatlo. Ayan, pangatlo guys na tips natin. Hindi dapat puno ng poops or wee-wee ang diaper ni baby. So, ugaliin natin i-check yung kanyang diaper. At dapat yung diaper na gagamitin natin sa kanya is yung comfortable siya na hindi siya magkakaroon ng rashes at dry talaga siya. Katulad ng gamit na diaper ni baby Caleb. Guess what guys? Magpa 5 months na si baby Caleb, pero ang nahiyang lang talagang diaper sa kanya is Huggies. Yung Huggies diaper lang talaga yung hiyang sa kanya. So, never siyang nagka-rashes, never siyang nairita. So, laging comfortable ang tulog niya kasi yung diaper na gamit niya na Huggies, it talagang very, very comfortable talaga kay baby Caleb. At suwak na suwak talaga sa kanya. So, hindi siya malaki, hindi siya bulky. Ito talagang fit na fit siya. So, maganda talaga yung pagkakapit ng Huggies sa kanya. At saka kapag may poops siya, na-absorb ng Huggies yung poops niya. Tapos yung wee-wee naman, dry na dry talaga. Kaya yung gamit niyang diaper, kahit hindi ko siya palitan kaagad, is feeling niya talaga is hindi siya wet. Kaya thank you diapers na Huggies. Pero hindi po yung sponsor, sarili po namin bili yun. Yung kanya pong Huggies na diaper. Ayan, pang-apat. Okay, pang-apat na tayo guys. Tamang temperatura sa loob ng silid tulugan. Okay, dapat hindi mainit at hindi rin dapat sobrang lamig. Dapat yung temperatura sa ating tulugan or sa ating kwarto is akma lang kay baby. Kasi may mga babies na ayaw magpakumot and then may babies din na ayaw ng mga pajama. So, dapat yung temperatura sa loob ng ating kwarto is tamang-tama lang para maging komportable ang pagtulog ni baby. And then number 5 or yung panglima natin is yung dim light or yung dapat yung ilaw natin sa ating kwarto is anong tawag doon sa dim light? Parang makulimlim lang para alam ni baby na yun talaga ay oras na ng tulog at alam din ni baby na walang liwanag. So, ibig sabihin, gabi. O, diba guys? Madali nating maluloko ang mga babies. Pero yung tips na yun ay makakatulong sa kanya para mapabilis ang kanyang pagtulog. And then, number 6 or yung pang-anim natin, music or yung tugtog. Ugaliin natin magpatugtog ng mga lalabay or yung mga tugtog na pambata na pampatulog na tama lang yung lakas para hindi naman siya ma-disturb. Yung parang feeling niya dinuduyan lang siya. So, yun dapat yung music na ipapatugtog natin sa ating mga babies para mahimbing na mahimbing ang tulog nila. At syempre, guys, dapat busog si baby. O naman, napaka-importante nun, guys, ha? Kasi kapag gutom siya, hindi siya mahihimbing. Kasi gutom siya, iiyak siya, hindi siya komportable kasi gutom siya. Kaya kailangan dapat busog
ang baby bago siya matulog. And then guys, ang pinaka last at pinaka huli nating tips at pinaka importante sa lahat, yakapin ang ating mga babies. Para sa ganitong paraan, is maparamdam natin sa kanila na secure sila habang natutulog. And then alam niyo ba guys, ang pinaka paborito ni baby Caleb sa lahat ay yung tips number 8. Kasi niyayakap namin siya habang siya ay natutulog. And guess what guys, may pagyakap din naman si baby Caleb. Ayun, sobrang sweet talaga ni baby Caleb guys. Kapag niyakap mo siya, yayakap din siya at kumakapit pa siya. Diba? Nakakatuwa. Kaya nahihimbing lalo yung kanyang pagtulog. Kaya ako naman yung nahihirapan kasi hindi ako makagalaw. Kasi pag gumalaw ako, magigising siya. O diba guys? Ayan, sa mga mommy at sa mga hindi pa mommy, sana itong mga tips na ibinahagi ko sa inyo ay nagustuhan ninyo at pwede ninyong gamitin sa inyong mga babies. Ayan. At kung gusto ninyo at meron kayong mga videos na gustong ipagawa sa akin, okay guys, please comment below para makagawa ako ng video sa mga gusto ninyo pang i-share ko sa inyo. Ayan. At sa mga hindi ko pa subscribers, don't forget to click the bell button to notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan, guys. So, once again, I'm Angel, ang inyong Superman, na lagi nagsasabi sa inyo na do our best and God will do the rest. Thank you for watching. Bye! Ate Bebe, umalis na po si Ate Bebe. Ayan, Bebe! Baby Caleb, anong gusto mo? Matutulog ka na? Ha? Hehehe, matutulog ka na? Eh? Gusto mo ako kausap? Ha? Gusto mo kausap si Mami? Ha? Uy, sino Pogi? Sino Pogi, bebe? Sino Pogi, bebe? Si Baby Caleb! Sino ang Pogi? Ha? Bebe? Pogi ikaw? Taas ang kamay ng Pogi. Ako po. Ayan. Taas ang kamay ng Pogi. Eh ako po. Ayan ah. Close open ng close open. Close open. Close open. Close open ng close open. Bibi, close open. Bibi, close open. Dali na, close open na bebe, dali. Close open, close open. Bibi, dali. Close open ng close open. Dali na, close open. Baby Caleb, close open na, dali. Bebe, dali. Open, close. Open, close. Open, dali, open. Close. Open. Caleb! Ano? Bebe?